Science ni again Micaela. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and click the ring button para ikaw ay lagi updated sa aking mga video. So, the video for today is hashtag walang pasok. So, dahil walang pasok ngayon, ay papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko tuwing walang pasok. So, ngayon, wala ako sa bahay. Nandito ako ngayon sa bahay ni Nina Aida kasi tuwing gabi dito ako natutulog. So, dito na rin ako tumambay kasi wala rin namang pasok. Sa ngayon ay ako ay bantay ng tindahan ni Nina Aida. Yes! Yung lala na yun yung nag-utos sa akin ng nung papalit ako sa Jollibee. So, dito ako ngayon nakatambay at ako ngayon ang taong tindahan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba talaga ang mga ginagawa ko. Ay, basa. Sensya na, medyo madilim. So, ngayon nga nandito tayo ngayon sa may tindahan. Yes, guys. Hindi bang kantahan ko muna kayo habang wala pang, kasi nga sa kayo wala pang masyadong bumibili kasi medyo malamig, medyo maginaw. Alam niyo ba kanina, guys? Kanina, wala pa, hindi pa nag-a-anon si Gob, mga, kasi ang pasok ko dapat sa school, alas 10. Kaso, mga 9.30, naligo na ako. Ay, mga 9, naligo na ako. Kasi bala ko nga 9.30, alis ako. So, yun na, nakapaligo na ako lahat-lahat. Aba, nag-online ako maya-maya. Nag-announce, walang pasok. Nakaligo tuloy ako sa wala sa oras. Sobrang kina, kaya ako jacket na jacket niya yun. Ako para, kanina lumabas ako. Malakad ako. Feeling ko, tatakayin ako ng hangin. Sobrang lakas ng hangin. So, yun nga, guys. Hindi ko alam kung anong magawin ko ngayon. Ibalin na lang, guys. So, ngayon ang gagawin natin ngayon ay magbibigay lang ako ng tips. Tips na lang. Kasi wala akong magawa ngayon pag walang pasok ang ginagawa ko. Higa, nood ng mga vlogs ng Jaiga. Siyempre, minsan, baba sa Wattpad, Facebook, ganyan. Sa Instagram, tsaka may Twitter na pala ako. So, please follow me on my Twitter. Just click pick akyambaw. Lalabas na po yan. Yes, guys. Oh, yeah. So, yun nga, guys. Nandito ako ngayon sa tindahan nga. Nakailang ulit na ba ako? So, ngayon, mabibigay lang ako ng tips. Tips para sa classroom na lang. Tips na lang para kasi yung iba, di ba, gusto nila sa hulihan. Nakaupo. Ang tips ko sa inyo guys ay mag-ano kayo. Doon kayo sa unahan upo. Alam nyo kung bakit. Kasi once na sa unahan kayo nakaupo, mas maiintindihan mo yung sinasabi ng ano ng teacher mo o ng professor mo. Kasi ako dati, ang ginagawa ko noon pag first day of school, yung iba kasi diba sa likod yung upo ako, iba ako, sa una nakaupo-upo. Pero dahil ngayon, sa huli ako nakaupo. Ewan ko kung bakit dun ako. Sisi-sisi ako. Gusto ko talaga sa una nakaupo. Charot! So, sa unahan kasi, once na sa unahan, kahit na mahina yung boses ng prof o teacher nyo, maririnig mo siya kasi talaga boss. Kasi diba pag nasa likod ka, medyo hindi mo siya marinig, lalo na yung iba mong kaklase may ingay. Lalo na ganun. So, tips ko sa inyo para mas mapadali ang para mas naintindihan niyo yung, ano, yung lesson na tinatalakay doon kayo sa unahan. Second tips natin, guys. Pag nag-like, pag nag-ano, sasalita yung professor or teacher nyo, ano, kailangan lagi kami handa papel o kaya kahit sketch paper tapos ballpen. Siyempre, kailangan nag-take down notes din kayo para hindi nyo makalimutan yung sinasabi at sa darating ng mga seat work, exam, long quiz, long test, ganon. Para may marireview kayo, hindi yung ano na lang, pangabit na lang ganyan, nakatitigla kayo. Ano, nakanganga lang yung teacher nyo, yung prof nyo. Ano lang, dadanan, tapos kayo nakatitiglan na ganyan. Nakaka-board yung ganun, guys. So, para hindi kayo ma-board at saka hindi kayo antukin sa klase, ang gawin nyo, mag-take down notes kayo. Sulat-sulat, ganyan.
So, next, tip number 3, guys. Ang gawin nyo, guys, kasi nga, diba, kahapon na, muntik na akong malate. So, para hindi kayo malate, para sure kayo, siguro, siguro, kunyari, ang klase nyo ay 10. Maalas 9 pala, alis na kayo sa bahay. Ganon. Kasi ako, ang ginagawa ko dati, kunyari, 10 ang pasok ko, 9:30 ako aalis sa bahay. Eh, kahapon, 12:30 ang pasok ko. Nakarating ako sa school, magwa-1 na. Eh, Diyos ko. Kaya doon pala, dapat mga 11:30 ako malis before 1. Pero kasi sobrang traffic talaga kahapon, guys. Gawa ng wheeled motor. Hindi ba kukuha ng motor video? Basta, anniversary day and blabla. So, yan nga. Yan. So, yun ang tip number 3. Ang tip number 4 natin, iwasan natin yung mga paglibad-libad sa klase. Alam nyo kung bakit. Kasi, doon, mamimiss nyo yung mga ibang lesson. Kunyari, nagpa-exam, nagpa-quiz. Eh di, wala kayo nun. Sayang yun, dagdag points din kasi yun, guys. Sa yung attendance, may dagdag points din yun. Kasi sabi nyo, dagdag points din yun. Kasali yun sa grade. Yes. So, next. Number 5. Hanggang 5 lang muna tayo, guys, ha? Kasi wala akong maisip. Kasi biglaan lang talaga ito. Naisip ko lang na magbigay sa inyo ng tips. So, para mas... Para hindi maging baksak sa ano. Sa exa. Sa ano. Sa mga grade nyo. Yung 75. Bababa ganun. Kailangan kahit mga 80. Okay din. Okay lang kahit na wala tayo sa top. Basta makapasa, guys. So, tip number 5. Kasi ang ginagawa ko, really, hindi ako nagre-review sa gabi, guys. Promise. Kunyari, diba, magre-review ako sa gabi. Kinabukasan, ano na, exam. Ako, ang ginagawa ko, magre-review ako sa school, sa room lang. Kasi ako, tendency kasi pag nagre-review ako sa bahay, yung lahat nire-review ko sa gabi, ganyan, kinabukasan, wala, na-mental block ako. So, ang gawin nyo, diba, kunyari, kinabukasan, ngayon, kunyari, exam nyo mamaya, ano mga oras, kunyari, ang oras ngayon ay alauna. Tapos, ang exam nyo, alas 2. So, ang gawin nyo, yung i-exam nyo pa lang yun, yung natitirang oras na yun, basahin nyo lang na basahin, wag nyo sasaulohin, guys. Kasi, once na sinaulok, maghahalo-halo siya. Ang gawin nyo lang, basahin nyo at intindihin nyo kung ano yung mga nakalagay na takedown notes nyo para alam nyo kung para hindi nyo makalimutan o hindi kayo ma-mental lock. So, yun lang, guys. Yun lang yung tips ko para makapasa tayo. So, kasi ako, ina-apply ko rin sa sarili ko. So, sana, i-apply nyo rin sa sarili nyo para makapasado tayo lahat-lahat. Lahat-lahat na. So, hanggang dito na lang muna ulit yung vlogs ko. Masensya na medyo maikli lang. So, I hope na nagustuhan nyo ang video na to. Kung nagustuhan nyo to, please like and comment down. Kung meron kayong mga gustong ipagawa sa akin, comment down din kayo. So, see you in my next video. Bye-bye!